Oke, Mamser. No, magandang araw at magandang buhay sa ating lahat. Okay? So, ang ating episode ngayon ay tayo ng ating product boosting, no? So, karamihan sa atin dito sa ating ICT community ay hindi alam kung paano i-costing ang kanilang produkto, no? So, isa sa nakita ko na palaging nagtanong na magkano ibibigay. So, hindi dapat kailangan mag-costing. Ano ba yung costing? Okay? At sa ating negosyo, no? Sa ating produkto, kailangan yung kung magkano yung magkano yung puhunan natin, ganun din ang tutubuin. So ito ay 100%, no? So at so ipapakita ko sa inyo kung paano ang costing. Okay? So ito, no? Product costing. Eh anong produkto, ha? Dito specific. Dito specific na skin din lang. Okay? Product costing. So, una, kailangan nating makuha ang 100%. Bakit kailangan nating makuha ang 100%? Okay? So, para ito, no, may goal tayo, no? Ito yung goal. Goal natin, no? So, yan ang goal natin. Magiging bread and butter. Ano yung bread and butter, no? No, kung sa Tagalog pa ay magiging ating hanap buhay, no, later on. So itong 100% na tutubuin o 100% profit margin. Okay? Oh, ito. Number 2 ay 50% profit margin. Okay? So magiging market competitive price. Okay, or another term is price war, no? So malimitan ito, no? Dito tayo. Kasi wala pa nga tayong produkto, may price na tayo, no? So gusto kong mag-ice cream day. Gusto kong magnegosyo itong produkto ko. So gusto ko ito lang yung costing o price. Example, ice cream day, no? So gusto natin agad-agad ay 3 pesos. Wala pa nga tayong produkto, may costing na. So mali, no? Mali. Eh? At gusto mo naman yung ice cream day mo ay una, masarap. Tingin mo, yung 3 pesos, tutubo ka ba? Kung sarapan natin yung ice cream day. Okay? So ang 3 pesos, no? So maari din itong 3 pesos ay mag-adjust tayo sa ingredient, no? Ingredient din. Kung gusto natin ng price war. At liitan natin ang per ml. No, adjust tayo sa per ml. Okay? Kung gusto natin yung ito, no? Ito, malimitan talaga ito, no? Kasi sa inyong assessment, no? Sa inyong lugar o sa inyong economic status, inyong lugar, ay ito lang ang kaya. So, wala tayong ano dyan. Wala tayong ano dyan kasi yan ang kaya lang, no? Sa mga bata kasi yung target natin. So pwede din, no? Pwede. Okay, so kadalasan ay 3 pesos, no? Kasi yan lang ang kaya ng mga bata, no? Sa inyong lugar o mga tao, no? Minsan nga hindi pa to kaya. Okay? So kailangan kung gusto nating makuha ang ating market, mag-adjust din tayo, no? No? Pero suggestion lang, ha. Ha, suggestion lang.
Ito para sa atin ha, suggestion. Gawin nyo talaga ng 5. Uniform tayo, no? 5 or 10. Mas maganda 10 pesos. Okay? Kasi itong 3, no? 3 pesos. Kung mag-innovate tayo, hindi yan magpupinsit sa ating mga innovation, no? Innovate tayo. Example, lalagay tayo ng sticker sa ating eskinde, no? Sticker. Okay? So, magkano sticker? Piso. O magkano eskinde mo? 3. Ay, hindi. 3. Eh, magkano na sa'yo? O wala ka ng tubo. Eh, bakit pa tayo mag-inigusyo pag wala tayong tubo? So, kailangan may tubo na ito talaga dapat. So, kung masyado na talagang sabi nito, saturated yung market, no? Saturated. Sabihin, maraming kompetensya, no? Compete. So, dito tayo. So, adjust tayo, no? 50%. So, market competitive price. Ipalabas natin. So, again, balik tayo sa 5. So, itong 5 piso, pwede tayo mag-innovate dyan. So, lagyan ng sticker ating SMB. So, mas magandang may sticker kasi maka-attract, no? Maka-attract ng matanda. Hindi, attract yung sticker ng matanda. Ang sticker kasi maganda sa tingnan. Pero hindi naman yan makain, no? So, dito tayo sa ingredient, no? Huwag nating tipirin, no? Huwag nating tipirin. Kasi, pag tipirin natin, hindi masarap. No? Kung magtipid tayo, o dito kaysa 3. So, mas ito talaga ang bit ko, ha? Kasi sa innovation, no? Sa innovation, at sa magiging goal mo, anong goal mo? Anong goal natin? O natin? So, ano? So, una, kung wala pang freezer, o freezer, malaki. Freezer, big. Okay? Pag makuha mo na, yung second goal, ano? Ice candy machine, no? Machine, ha? Hindi na tao, buhol-buhol yan. Pag buhol-buhol ng ice candy. O? Huh? Ice candy machine, meron yan. Mabibili. Number 3. So, kailangan ang ating packaging. Yung packaging, anong packaging, no? Packaging. So, sa ating skin day, lagyan ng printed o logo. No? Logo. Okay? Ito yung goal, ha? Goal. Magiging goal natin. Okay, number 4. Okay? Ano? So, mag-level up. Mag-level up na tayo sa distribution o distributor distributor system. Onda kasi malaki na. So distributor, mag-provide tayo ng mag-invest ng free use of freezer. Customize ang ating freezer. No? So saka na yan, no? Saka na yan i-discuss natin to. Paano ang terms and condition ito sa distributor na sistema. So, pinaka ano na yan, ha? Pinaka goal. Okay? So, dapat may goal tayo. No? Goal. Ito. Okay? So, pag distributor na tayo, additional, no? 10. 10 na tayo, no? Kasi, ang mahal-mahal na ang ating mga ingredient at saka ating mga overhead expenses. Okay? So, dito na tayo. Interest na. Okay? At, hindi na ito consignment. COD na. Okay? Huwag na natin kalaliman. Okay, balik. Sa wala pang ano dyan, rest. So, ang ating gagawin, maaaring gagawin sa walang rate na gusto mag-reduce ng ICD. So, pinaka the best yan na solusyon, maghanap tayo ng reseller. Reseller na may rate. Okay? So, sila yung
mga malaking tindahan, hindi na yun makagawa ng hindi, pero meron silang rep. O yung hindi talaga mahilig, no? Mahilig sa pagluluto. So, yan ang hanapin natin. Okay? Ating gagawa ka ng hindi, tawag nito, i-pre-seal natin, no? Pre-seal. Pre-seal ang tawag dyan. Pre-seal. Pre-seal, no? O, pre-order. Ano pang tawag dyan? So, i-stack mo siya, o i-stack mo siya ilang piraso. O, yan ang gagawin mo. Ang gagawin sa iba. Ibang reseller. So, advantage. Bakit? Hindi na tayo gagasto ng bill. Okay? Hindi na tayo gagasto ng bill. Kasi, may diretso na. So, at ang price, huwag natin pababaan na i-resell natin, i-resell price natin na 3D. 4, no? Kung 5 tayo, 5, ha? 5. 5 ang alam natin. 4 talaga. No? 4 peso. Okay? Ayan. So, walang rep, ha? Ang diskarte, resell, maghanap ng retailer na may rep. Ang may rep, ang gold, ito. Gold, retailer. Ang walang retailer, walang rep, ang gold, rep, o retailer direkto. Bakit may gold tayo? Ha? So, kasi sa negosyo, kailangan may gold, may action plan. Within 3 years o 5 years. No? Kasi magbigoso tayo kung wala. Wala tayong goal. Wala. Puro lang tayo simula. Okay? Puro lang simula. Kung walang goal. Okay, so. Ayun na. Okay, ma'am sir. Ha? So, ating isold, no? Paano ba makuha ang 100% profit margin? At paano ba makuha ang 50% profit margin? Okay? So, 100% profit margin, ito ang formula, no? Formula. Formula, dapat may formula. Marunong din tayo sa solving, no? Okay? So, solving tayo. So, ito, ingredient, no? Ingredient, plus overhead. Lagay na lang natin na overhead. Overhead, expense. Okay? Oh, parenthesis ha? Kasi may plus dito. So, times 2. Times 2 ha? Times 2 kasi 100%. Okay? Equals costing. Pero hindi pa yan final. No? Hindi pa yan final ng costing. Okay? So, example. Okay, formula, ingredient plus overhead expenses, parenthesis, times 2, divide, number of pieces, equals costing. Ha? So, 100% to ha? 100%. Okay, example. Example, ha? Para maintindihan. Example, 200 ang ingredient. Overhead, 100. Okay? So, i-simplify natin. Equals, 300. Okay? Ang 300, didiretso mo natin ha, times 2. Equals, 600. Okay? So, 600, i-divide sa number of pieces. Ang kano? Lagay natin is 90 pieces. Okay? 600 divide 90. Okay na? So, 600 divide 90. So, saan natin kinuha yung 90? 90 pieces, no? So, 9 pieces. Okay, 90. Ingredient, magkano? 200. Overhead,
overhead expense plus 100. So 90. Okay? So 90 pieces. Okay? Ating i-calculator. Okay. 200 plus 100, magkano? Okay, bright bright ah, 300. Wow! Times 2. Okay, formula ha, formula. Times 2 equals 600. So, number of pieces is 90. Divide 90. Okay. So, kala nyo wala akong calculator dito? Meron ha. Okay, 600 divide 90. 6.66. Okay, i-run off natin 7. Okay? Kuha 7 yung costing ng ating ice cream day. 7 pesos. Sir, tanong sir, paano mo na ilagay yung overhead? Bakit may 100 overhead? So, lagay natin ah. Overhead. Overhead expense. Ito yung electric bill. No? Bill. Gas. Sol. Gasol. O gas sa ating delivery. Kung offer tayo ng delivery. No? Ano pa? Okay? So, ito lang tatlo, no? Ang essential. Electric bill, gas, at kasama na pala dito yung mga Texas ba dyan, yung opatok ba dyan, yung ginagamit natin, ha? Na, ano, plastic. Okay, basta overhead, no? Overhead. Ito yon. So, nilagay ko 100. Sample lang yan. Okay, kuha nyo? 600 divided 90 pieces 66.6. So run of 7. Okay? So ano pa lang to ha? Hindi to is RP. Kasi sa ating pa lang tong price. Okay? Okay, so ang magiging SRP diyan is pwede nila ibigay na 10, no? So, SRP. SRP, Suggested Retail Price. 10. Okay? Bigay natin ng city. 10. O bigay nila ng 9. O 8. O 8, 9. Okay? SRP. So, another tip ha? Ang tip ako. Tip! Okay. Sa reseller, one location equals one reseller only policy ha, policy only policy sa atin ha, ting mga eskendera eskendero, isa lang dapat, kasi mag-compete yan sila, kasi mag-away-away yan sila, no? Wag ganon, kasi tayo din ang maipiktahan at hindi maganda, eh no, hindi maganda mag-away-away. So ating lagay tayo ng policy. One location, one reseller only. Kung mayroong mag-resell sa kanyang lugar, o tingnan natin, ha? Hindi tayo kukunin siya agad. So i-value natin yung una. Yung unang nagtiwala sa atin. Value first, no? Value first. Okay? Ayos? So, nandito pa tayo sa 100%. Okay? Okay, so ito yung bread and butter na tinatawag ko. Bread and butter. Okay? Bakit bread and butter? Explain ko na yan kanina. Nagiging hanap buhay natin. Huh? Okay? Okay, sa 50% tayo ha. 50%, hindi ko na, you know. So, sa 50%, so, ito pa rin ang formula. Okay? Pero, ito, times 2, times
5 na siya, no? So, example, ito, 200, balik pa rin tayo ha, pero 50% na ito ha, plus 100 equals 300, times 0.5 ha, 0.5, oh. May calculator ako. Hi. So 300 times 0.5 150. Ayan, 150. Okay? So 150 divide 90. Okay? So i-correct ko lang ha. So, 0.5 times 0.5 siya, no? So, i-simplify natin dito, no? 200 plus 100, 300 times 0.5 equals 150. I-plus natin. I-plus natin ang ating puhunan. So, ito lang magiging tubuin. So, plus. Plus. Kano? 300. Okay? So, plus 300. Ayos. So 150 plus 300 kano? Oh, may calculator pala eh. So 450 o divide 90. So 90 ha, 90 pieces. Okay, say 150 plus 300 450 divide 90. O, tig 5 peso. So, alam nyo na, no? Alam nyo na na ang inyong price ng inyong eskindi 5 peso ngayon. So, hindi kayo sa 100%, dito kayo sa 50%. Okay, kasi 5, no? Kasi mag-costing kayo, malimitan, hindi nyo ito sinama. So, isama mo talaga yan, no? Mga overhead. Okay? So, kuha nyo na. Nandito kayo ngayon dito sa 5 peso PHP, ha? 15 peso. Okay? 400 divide 90. So, ito. So, market competitive price. O, price war. O, price war to, ha? Price war na. Okay, price war, ha? Okay? Kailang babaan, eh, no? Kasi, may competition. So, walang negosyo na walang competition. Ang skindi is, mabilis lang to magaya. Maraming maraming may alam gagawin tong skinding negosyo. Pero, ang kanilang style, no? Kanilang market style, bahay lang. Bahay, no? Eh, siguro dyan, ang iba yan, bahay lang, no? So, bahay. Sa bahay, no? Ang tao diyan na maaaring bili mo mabilang mo lang may 10 tao ba eh, no? So yun lang yan araw-araw, hindi naman yan bibili araw-araw, kaya ang kalabasan matumal, sir, matumal kasi bahay lang. So sa atin iba, no? Gamit tayo ng leverage. Anong leverage? No? Masyadong malalim na. So, leverage ang tawag sa reseller. So, hanap tayo ng reseller. So, example, may 10 reseller ka ngayong summer, no? Reseller. So, i-leverage natin. Sa araw-araw, o meron namang reseller na inactive, lagyan natin, example lang ito ha, 10. Tag, 50 pesos. Minimum yan ha. Gawa kayo ng system, minimum. So, kung maubos yan, ah, mapaubos nila ang 50 pieces sa 10 reseller, meron kang 500 pieces a day. So, 500 pieces a day, eh, times 5. Magkano na? O, oh, dito siya na. So, 2,500. So, 2,500 ang inyong benta. Kung araw-araw, so hindi naman to araw-araw, no?
May araw na maubos, may araw na hindi. Okay? Gamit tayo nito ha. Leverage. Ayos? Ayos ma'am, sir. So kung bago ka pa lang sa akin channel, pindutin mo na yung subscribe button dyan. No? Para notify ka. Hindi lang to, marami pa akong ibigay o i-share sa inyo na recipe, itong ganito, no? Problem solving. Product costing, so financial advice, personal growth, eh? So incoming natin. So stay tuned, eh? So kailang i-visit mo din yung ating YouTube channel, Kulastiko TV. So explain ko lang sa inyo kung bakit Kulastiko. Nasunod na lang, no? Susunod lang ang vlog. Bakit Kulastiko? So ako pala si Ronald Solania, no? Sa ICT community, kilala ako, no? Ronald Solania. Pero sa YouTube, Kulastiko. Okay? Bakit Kulastiko? Bakit nga Kulastiko? Susunod na video. Ha? Susunod. Okay? Bye-bye!